Sige po, nandito na po tayo sa follow-up. So, meron po tayong plinano last week na dapat gawin at ngayon i-follow up natin kung nagawa ba natin. Nakapag-impart na po ba tayo ng vision at naisulat na ba natin yung plano? Naka-impart na ba tayo ng vision, naisulat na ba natin yung plan? Have you finished writing your plan? Alam po, napaka-importante po, no? Sabi nga, pag hindi tayo nakapag-plano, siguradong tayo ay mag-fail. Because failing to plan is planning to fail. Kaya kailangan importante may plano tayo. At hindi lang nakaplano, kung hindi nakasulat pa. Sabi nga sa Habakuk, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Habakuk para sa atin. Sabi niya sa Habakuk 2, verse 2, "Then the Lord replied, 'Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it.'" Yung herald po is whoever reads it. So, kailangan may plano tayo para maisagawa ng mas mainam. Amen po ba doon? Okay. So, yung follow-up natin, natapos na po ba natin isulat yung plinano natin kung paano mag-i-impart ng vision? Kung hindi pa, ano pa ang kailangan natin gawin para matapos masulat ang planong ito? Doon po sa inyong mga grupo, yung churchmates ninyo, can we discuss this in 3 minutes? Kung doon na po tayo ngayon sa susunod. So, importante maisulat yung plano, yung vision. Ulitin natin, failing to plan is planning to fail. Sabi ni Habakuk, isulat, right? Ito na tablets. Amen? Para yung herald maisabi ito. Next po natin, kung na-impart na ba natin itong vision na ito, saan na ba tayo umabot? If you have begun to impart vision, what is working well so far? Ano yung gumagana ng gusto? Ulitin natin. If you have begun to impart vision, di po ba? Sinabi natin, pwedeng sa preaching, pwede sa small groups, pwede sa homogeneous groupings ninyo. Kung na-impart nyo na yung vision, ano ba ang mainam na nangyayari? Anong nag-work well with you? And then, susunod din po, tatanungin natin, what adjustments might you make in your plan to impart vision? Ano po ang pwede nyong i-adjust para mas mainam pa na i-lay down, maibahagi yung vision sa church? Okay? So, yun pong dalawang katanungan na yon, pwede ba tayo uling bumalik sa ating church? At pag-uusapan ito, 3 minutes ulit. Ngayon naman, dadako tayo dun sa key lay person. Pinag-usapan natin na dapat meron tayong kasama na who will run with us. I-implement to. Same spirit, same course. Sabi nga, dapat makapag-impart tayo ng vision kasi kung ikaw lang yung may hawak ng vision, ikaw lang ang tatakbo patungo doon. Pero if you impart this to your whole church, the whole church will run with you. Amen po ba doon? Importante naman ngayon, we have to look for the key lay person. Sino po yung mga pastor dito? Pakitaas ang kamay. Pwede po bang tumayo? And then, sino naman po yung lay persons na kasama nila? Tayo rin po tayo. Meron ba? Amen. Amen? Ibig sabihin, sila yung makakatuwang natin pagsulong sa pag-impart ng vision at pag-grow. Palakpakan natin sarili natin. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong upo. Nakalagay doon, stand together. We will stand firm. We will let nothing move us as we go towards the vision. Amen? Ngayon po, last meeting natin, di po ba nagkaroon tayo ng prayer, care, share groups? Yung tatlo-tatlo. Hindi po yun magkakasama sa isang church. Natatandaan niyo po ba kung sino yung kasama niyo noon? Yung iba ba nakalimutan na? Nakalimutan uminom ng memory plus. Okay? Kung naaalala nyo pa, hanapin nyo yung prayer, care, share group nyo ngayon. Mag-form po tayo. Alam nyo po, katulad ko, no, importante yung prayer, care, and share. Alam nyo po, nung umpisa kami dito, meron kaming nakuha yung sinasabi ko sa inyo, yung sa ALS, yung Alternative Learning Systems. Nakuha namin ito dahil meron nag-share sa amin. May nagbahagi, ano po, nakapagbahagi ako, tsaka yung daughter ko.
And then inopen up niya yung klase niya dun sa alternative learning systems. Itong grupo pong ito ay mga out of school youths na hindi nakapag-aral ng high school. Ngunit nasa edad na sila ng 18 pataas at ninanais nila na tumungtong na sa college. Pero ang mga batang ito, hindi po sila ordinary in a sense na most of them are from broken families. Yung iba mahirap, iba mayaman, pero nasayang yung panahon nila. So ngayon, nagra-rush sila o ninanais sila na makatungtong ng college. Pero kung makita nyo, hindi sila yung mga ordinary kasi parang may grupo sila, tapos they are way above their age in terms of sa social. Alam naman natin yung mga bata, no? Pero ito alam natin na kakaiba yung ginagalawan nilang mundo. At nabigyan kami ng pagkakataon na makuha itong klaseng ito to minister to them. Yung unang time, sinabi ng teacher, kailangan po silang maanuhan ng values education. Dapat yung teacher ang nagbabahagi noon, pero ibinigay sa amin yung responsibility. So natuwa kami nung wife ko, pati yung daughter ko. First time, dito ginawa yung class. At automatic, sa amin, after nung values education, is pinatanggap namin sila. Shinare namin yung gospel. At marami ang tumanggap. Pero dun sa ano namin, ninanais pa namin na maramdaman nila na tunay na kami, that we really care. Ako, tsaka yung wife ko, tsaka yung daughter namin. Gusto namin, hindi lang sa salita, kung hindi maibahagi na ninanais namin yung pinakamainam sa kanila. At yung time na yon, pagkaalis nila, nag-pray kami nung wife ko. Pinag-pray namin, pinag-pray uli namin nung gabi. Kasi nararamdaman namin kung ano yung buhay na dinadaanan nito. Broken families, yung isa, single parent, 18 years old pa lang. Yung iba, may gender problems. So talagang sabi namin, hindi kulang eh. Kasi na-share namin yung gospel. Pero makikita mo sa kanila, parang yung itsura nila, ha? Ano yung sinasabi mo? Parang hindi namin kailangan yan. So, nag-pray po kami nung wife ko. Gusto namin, kasi tandaan po natin, they don't care how much you know till they know how much you care. Sabi nga ni paring John, si John Maxwell. Tama? Sabi niyo, ulitin natin, they don't care how much you know till they know how much you care. So, gusto namin maibahagi talaga na mahal namin sila. Gusto namin maging isang instrumento para sa pagbabago nila. Nag-pray kami nung wife ko. Alam niyo po, midnight hour, prayer din, tumawag yung isa sa amin. Kasi binigay number. Tumawag ba, nag-text. Sinasabi niya doon, lumayas po ako kasi gunulpi ako ng tatay ko. Alam niyo po, sabi namin, nasan ka ngayon? Nandito po, naglalakad-lakad lang sa Espanya. So sabi namin, alas 12 na, baka mamaya mabagaan siya pa. Sabi namin, sige, pupuntahan ka namin, nasan ka ba? Nandito lang po ako malapit. So, binigay niya, paglabas po namin sa aming gate, nandun pala siya. Malapit lang kasi yung Espanya, nandun po siya sa may gate namin, hindi ko siya nakilala. Nakatalokbong na ganon, may bonnet, nandun lang siya. Nandun lang siya sa kanto. At nung nakita ko, ma, di ba siya yon? Kasi first time pa lang, di ba siya yon? Nilapitan ko at siya nga. Mama na rin to umiiyak. Bakit? Kasi gulpi. Nung tatay, yung tatay niya is addict. Grabe ano po. So ang ginawa namin, sabi namin, punta ka dito, nagdala ako ng tuwalya, tsaka pampalit na t-shirt. Tapos pinakain namin siya. Tinanong namin, gusto mo bang umuwi? Ayoko na pong umuwi ngayon. Pero sabi, kailangan mong umuwi. Pero sabi niya, pwede po ba hindi ngayon? Hindi ko naman maipatulog sa bahay. Bakit? Kasi puro babae anak ko. Di ba? So, iniisip namin sa kaya to, hindi naman din pwede sa church kasi hindi first time pa lang eh. Di ba? Pero pinag-pray namin, pinakain namin. Alam mo, alam niyo po, binigyan na lang namin ng pamasahe para pumunta doon sa lola niya. Doon the following Sunday, sinabi namin, punta ka sa church. Hindi po siya dumating sa church.
But the following Sunday, dumating po siya sa church. And then, within the weeks that passed, alam po nyo, siya yung parang masaya na, and then siya yung nagpatotoo dun sa grupo niya. Na mabait sila teacher. Tinulungan nila ako. Nagkaroon po kami ng opportunity, sila rin, na mag-open up kami. Every time they come here, malaya po silang nakakarinig ng salita ng Diyos. And we can see that lives are being changed because of the gospel. We really have to pray. We really have to care before we can share the gospel. Because the gospel is shared with love. Amen po ba yun? So right now po, discuss with each other, ano ba yung nagawa na ba natin ito? Praying and caring and sharing for one another. Then after 3 minutes po, kukuha tayo ng siguro mga few examples, i-share nyo po kung paano natin nagawa itong prayer, care, and share. Sige po, 3 minutes. Ang maraming experience po no, na ibahagi, nakakatuwa. Ngayon po, kuha po tayo ng isang example lang, sino gusto mag-share na napakita niya na talagang he or she cares. Ano ang susunod naman po? Magbahagi naman po. Meron ba ditong magandang experience? Nananalangin siya, and then nakita niyang kumilos ang Panginoon doon sa buhay nung pre-believer. Hindi pa nananampalataya ito, pero ipinalangin. Tapos may nakitang pagkakataon, may nakitang pagbabago upang mabahagi ang salita ng Diyos o kaligtasan. Kanila lahat, ending na, no? May prayer. May care, may prayer, tapos ngayon yung share. Kuha tayo ng isang magpapatotoo. Lahat sila nakapag-share na, pero meron bang maganda ditong experience din na kanyang nabahagi yung salita ng Diyos?